Usong-usong ngayon ang Maybeline. Ang Maybeline Superstay Matte Ink at ang Maybeline Superstay Ink Crayon. Ngayon, i-wear test natin siya kung ano yung difference nitong dalawang to. Medyo malapit yung kulay na kinuha ko para yung half ng lips ko para dito at yung half ng lips ko para naman sa ink. Ngayon, gagawin natin siya na i-wear test natin siya for today. Titingnan natin kung ano nga ba ang pros at cons ng dalawang ito. So, let's get started. Okay, let's get started. Ang crayon muna ang gagamitin ko. May sharpener na rin siya. Okay, so i-sharpen mo na lang siya kapag na... Lalong pantay na pantay siya. Parang ginag-guide lang siya. Okay. And then the other half would be the Maybeline Superstay Matte Ink. Nagsay talaga ako sa kanila guys kasi ang dami kong narinig talaga ng reviews na maganda talaga siya. Tsaka maganda sa ano, sulit siya. Ang ginagawa ko, isang ganun lang kasi sabi nila mas maganda yung isang swipe lang para hindi siya parang patong-patong. Tsaka sabi siya ipahid. Antayin mo natin siyang mag-set. Okay na. Nakita niyo mas dark ito. Siguro kasi mag-set na siya. Ito naman. So, ayan. Para sa super matte. Para naman sa kanya. So, i-write test natin siya ngayon. Kaya, mapilitan ko kayo mamaya. Okay? Okay, nakalimutan ko pala ng swatch to. So, swatch muna natin. May pagka-dark siya, para siyang wine ang kulay niya. Tapos ito naman, para ang tingin ko sa kanya, parang may pagka, ang red niya is red. Red talaga. May pagka-Taylor Swift ang dating. Okay, medyo maligkit-ligkit pa siya. Siguro, hindi pa siya nakakapag-set. Pero, antayin natin na makapag-set na siya. Then, I'll get back. Buang kasi kalau dari luar sendiri kok lah. Kalau kita dikamnya di bawah sih. Buat kena. Sebelum apa ya? Kita kata tak pernah menarik. Kata suka itu. Apa? You, you. Hilang sih, kita kembali. Okay, update lang. The time is 1:01. Alauna na, kumain na kami. Okay. Medyo nawawala na siya sa loob. Pero parang kumbaga kung lumakad ka, maganda pa rin siya. Medyo mas light na lang ang color niya. Ito ay talagang yung kulay na kung ano yung kulay na nilagay mo sa kanya. Hanggang ngayon ganun pa rin yung kulay na para na talagang half na lang talaga yung color. Balik ako ulit mamaya. Mm-hmm.
Okay guys, dumating na tayo sa huling hantungan ng Maybeline. Okay, ang final verdict ko dito sa mga to ay sobrang gagandang bla. Hindi talaga ikaw mapapahiya. I mean, kung iriregalo mo siya, kung talagang magstay siya sa lips mo. Alam mo yung, siguro darating na yung time na gusto mo nang palitan yung kulay ng lipstick mo, pero pasensya ka na. Almost, para siyang overnight. Makikita ninyo, para ko siyang binura kanina, pero hindi siya talaga matanggal. Okay, eto daw, ang sabi nila, ang ink crayon ay tumatagal ng 8 hours, pero makikita niya naman na talagang, kumbaga sa 8 hours, sulit na siya for only 249. Okay, tapos ito namang matte ink, 299. Both ko silang nakuha sa Shopee, na ang pinili kong courier ay JNT Express, kasi mabilis siya dumating sa akin talaga. Ngayon, disclaimer lang po, hindi po sila sponsored sa akin. Hindi po ito in-sponsor ng Maybeline. Ako lang po talaga ang bumili nito dahil gusto ko po talaga ng mga lipstick na tumatagal. Anyway, okay. Ngayon, eto kasing ink crayon, pag ginamit mo siya, para lang talaga siyang lipstick na parang igaglide mo lang talaga siya. So, maganda siya. Maganda talaga siya. Ngayon, kung gusto mo naman ng talagang sobrang tumatagal na talagang parang hindi ka na mag-aalala rin kung mag-fade siya. Although this is good enough kasi 8 hours din ang tatagal niya daw. Pero eto kasi parang kaya niya talagang abutin ng 24 hours kasi nga kung makikita niyo nga sa disk ko, talagang ayaw niya matanggal. Masakit na talaga siya. Ngayon, kung gusto niyo naman tumatagal without anything na aalalahanin mo, so ako, prefer ko kung ito, kung parang ang labanan ay patagalan. Ngayon, kung gusto mo naman na medyo mas komportable, siguro para sa akin mga 0.005 lang naman. Mas komportable talaga to. Kasi hindi ko na-feel na nagda-dry yung lips ko. Hindi ko na-feel na mabigat o something. Ganun din naman ito. Pero sabi ko nga, parang lamang lang siya sa kung komportable ang pag-uusapan. Lamang lang siya ng 0.00 something lang talaga. So, ayun, yun lang ang masasabi ko tungkol dito sa dalawang ito. By the way, ito pala medyo malagkit, medyo matagal siya bago nagsettle. So, inaabot din ng mga 40 minutes din na parang ganun-ganun ako para lang malaman. Anyway, yun lang. I hope nakatulong itong video na to. And welcome to my first vlog na talagang napakahilig sa mga lipsticks. Kaya ito talaga yung inisip ko na unang vlog na gagawin ko. Write your comments down kung meron kayong gustong mga videos, or I mean, gusto nyong videos na gagawin natin, or any suggestions na ano. I will try to answer it as much as I could. And please hit like, subscribe, and share. See you on my next vlog. Thank you!